Hinangaan ang veteranang aktres na si Agot Isidro ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa kanyang tapang at pagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. Kasalukuyan kasing naharap sa krisis ang Ukraine matapos itong invade ng Russia sa utos si President Vladimir Putin. Sa kanyang Twitter account ay inihayag niya ang importansya ng nangyayari ngayon sa ibang bansa sa pagdedesisyon kung anon dapat maging ugali ng susunod nating maging presidente ng Pilipinas. Ang naging saad ni Agot sa kanyang Instagram, "What is happening in Ukraine highlights the importance of a strong, fearless, inspiring leader standing up to our ruthless dictator. Something to think about this coming elections, kung saan isang kandidato dyan, di bati lang, naduduwag na. Bagamat walang pangalan, ay marami sa mga netizens ang nagsabi na ang pinatutukulan nitong kandidato ay ang presidential candidate na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil ito lang naman ang madalas na absent sa mga isinasagawang debate ng iba't ibang media organizations. Pinutakti naman ang mga comments ang tweet ni ito ni Agot. Sabi kasi ng isang netizen, "How could you expect someone to defend a country and its territories if said someone couldn't even defend himself in debates?" Sabi pa ng isa, "No to coward." Pero sinagot ito ng BBM fans. Sabi kasi nito, "Si Lenny ba? Di siya dumalo sa SMNI debate, right? Ano nga ba ang reason? Kasi di binigay ang advance ang questions? Hahaha, patetic, robredogs." Sabi naman ng isa, nalatang kampi kay Agot, "Basta huwag niyong mutuin tong dalawa na to na parehong magnanakaw at wala kayong mapapala dito." Ang SMNI debates na tinutukoy ng netizen sa reply sa tweet ni Agot ay ang debate na inorganisa ng Sunshine Media Network International or SMNI na pag-aari ni Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, na kumakailan ang ay dineklara ng FBI bilang isa sa mga kabilang sa most wanted list. Siya rin ay isa sa mga malalapit na kaibigan at tumatayong spiritual advisor ng Pangulong Rodrigo Duterte.